Ang magkapatid na sina Dre at Iya ay pauwi na ng Maynila mula sa kasalan na kanilang dinaluhan sa isang probinsya. Inabot na sila ng dilim sa daan, walang kabahayan at puro puno lang ang makikita sa paligid. Sa kahabaan ng kanilang biyahe ay biglang may matulis na bagay na tumusok sa gulong ng kanilang sinasakyan dahilan para sila ay mapahinto. Gulat at kaba ang kanilang naramdaman dahil sa pangyayari. Habang sinusuri at inaayos ni Dre ang gulong ng kotse, nagpaalam si Ian na maghahanap ng bahay na pwede siyang makigamit ng banyo. Sa wakas, naayos na ni Dre ang gulong ng kanilang kotse, subalit hindi pa rin bumabalik si Iya kaya't agad niya itong hinanap. Iya! Iya! Siya ay nagpatuloy lamang sa kaniyang paglalakad hanggang sa siya ay mapadpad sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Pumasok si Dre sa loob ng bahay at agad ay nakita niya ang kapatid na si Iya. Iya, nandito ka lang pala. Tara, umuwi na tayo. Tumumba si Dre dahil sa sobrang gulat at takot nang makita niya ang itsura ni Iya na animoy sinapian. Agad na kumaripas ng takbo si Dre pabalik sa kanilang sasakyan. Nang makabalik si Dre sa sasakyan, hingal na hingal si Dre at hindi malaman ang gagawin. Sa pag-aakalang siya ay ligtas na, laking gulat niya nang... Nahimatay si Dre sa takot. At pagmulat ng kanyang mga mata, si Iya na ang kasama at panaginip lamang pala ang mga nangyari. Siya pala ay nakatulog lamang. Pasya na lamang si Iya at Dre na ipagpatuloy na ang pagbibiyahe pa uwi ng Maynila at hindi na magtagal pa sa lugar na iyon. Kinalimutan na lamang ni Dre ang masalimuot na panaginip tungkol sa abandonadong bahay at nakakatakot na itsura ng multo.